Sagutan natin tong problems. Evaluate the following limits. So let's start with 1. Limit of 1 over x squared as x approaches 0 from the right. Okay, so meron tayong right-hand limit denoted by the positive symbol dito sa constant na 0. So, ibig sabihin, mag-assign tayo ng value ng x na approaching 0 pero mas mataas sa kanya. So, if we try, let's say 1 over 0.01 square, okay, that will be equal to 10,000. Likewise, so pwede pa nating paliitin ng paliitin. Dapat close enough sa 0 through values na mas malaki sa kanya. Let's say, dadagdagan ko naman ng 0, 0.001 square. So, magiging 1 million. And then, habang dinadagdagan ko pa ng dinadagdagan ng 0, let's say 0.00001, mapapansin natin na pataas din ng pataas yung value na ina-approach nitong 1 over x squared. So, ibig sabihin, wala tayong finite value ng limit, but yung behavior niya is approaching positive infinity. Pataas ng pataas. So, therefore, ang sagot natin dito is positive infinity. Next for number 2. So, this time we have limit ng 2x plus 1 over x minus 3 as x approaches 3 from the left. So, meron tayong left-hand limit, okay? So, by the way, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video ko pala about one-sided limits, diniscuss ko dun yung right-hand at left-hand limit. Isilink ko na lang sa description para ma-check nyo rin. So, pag sinabi naman natin left-hand limit, approaching value ng x is close enough sa 3 pero mas mababa sa kanya. So, for the numerator part, pwede nyo namang actually substitute itong 3 sa x. So, magiging 2 times 3 plus 1. So, that will be 2 times 3 plus 1 or 7. And then, dito sa denominator, dahil left-hand limit nga tayo, mag-assign ako ng value ng x na close enough sa 3 pero mas mababa sa kanya. So, let's say 2.9 minus 3. So, ang sagot natin dito will be negative 70. Ngayon, pwede ko pang mas palapitin yung value ng x sa 3 by adding more 9, let's say 2.999 minus 3. Ang makukuha nating sagot dyan is we will have negative 7,000. So, habang dinadagdagan ko ng 9, let's say 2.99999, ang i-approach din na value nitong ating original function, 2x plus 1 over x minus 3 is pataas ng pataas through negative values. Okay? So, ibig sabihin, wala siyang finite value uli, but yung behavior niya is approaching negative infinity. Okay? Next for number 3, we have limit of x plus 1 over x minus 1 as x approaches 1 from the right. So, right-hand limit naman. So, for the numerator, pwede nyo agad i-substitute yung 1 sa x sa magiging 1 plus 1 or that's equal to 2. Over, so dito naman sa denominator, dahil right-hand limit, mag-a-approach tayo ng value ng x sa 1 na dapat close enough sa 1 pero greater than 1. So let's say 1.01 minus 1. Ang makukuha nating sagot dyan is 200. Ngayon, pwede nyo pang dagdagan ng 0, let's say 1.0001 minus 1. Okay, makukuha nating sagot dyan is 20,000. So, habang dinadagdagan natin ng 0, 1.00001, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pataas na pataas na value nung x plus 1 over x minus 1, approaching positive infinity. So, therefore, ang sagot natin dito is positive infinity. Next for number 4, we have limit of negative 2 over x cubed as x approaches 0 from the left. Okay, left-hand limit naman. So, for the numerator, constant lang siya. So, copyhin nyo lang. So, we have negative 2 over. So, dahil left-hand limit, pwede tayo mag-assign ng value ng x na close enough sa 0. Pero, dapat mas maliit sa 0. So, magiging negative siya, diba? Let's say negative 0.01. Tapos, i-cube nyo pa yan. So, using a calculator, ang masasolve natin dyan is we will have 2 million. Ngayon, pwede nyo pang dagdagan ng dagdagan yung 0. Pwedeng negative 0.001 cube. Okay. Kapag sinolve natin sa calcu, magiging 2 billion na siya. 9 zeros na, right? Ibig sabihin, habang dinadagdagan natin ng dinadagdagan ng 0, itong negative 0.0001, wala rin tayong finite value ng limit, pero may behavior siya na pataas ng pataas up to positive infinity. Okay? Next for number 5, we have
limit of x minus 2 over 4 minus x squared as x approaches negative 2 from the left. So, left-hand limit ulit. So, una kong gagawin is, if possible, kung meron kayong rational expression or fraction na pwede nyo pang masimplify, isi-simplify nyo muna. So, pwede ko yung gawing x minus 2 over, factor ko tong 4 minus x squared using difference of 2 squares, that will be, so pwede tong isulat as 2 squared minus x squared. So, ang shortcut is, copy the first term 2, and then yung second term x, okay? Then, isang plus at isang minus. Okay? So, makakancel natin dito si x minus 2, pero dapat, pa-factor out muna natin yung negative nung either itong numerator denominator. So, pag fin-factor out ko yung negative na lang nitong x minus 2, magiging negative of negative x plus 2 or pag binaliktad ko, negative of 2 minus x, right? Tapos, over 2 plus x, 2 minus x. So, pwede kong makancel ngayon si 2 minus x. Matitira sa numerators, negative 1 over 2 plus x. So, ang resulting limit na lang natin is limit ng negative 1 over 2 plus x as x approaches negative 2 from the left. Okay, so ibig sabihin, mag-a-assign ako ng value nung x na close enough sa negative 2, pero mas mababa sa kanya. So, for the numerator, constant lang uli, copyhin nyo lang. And then, pwede akong mag-assign ng value nung x na, let's say, negative 2.01. Okay? So, ang value niyan will be, okay, positive 100. Ngayon, pwede ko pa uling dagdagan ng 0 yung negative 2.01. So, we have 2 plus, let's say, negative 2.001. Ang makukuha nating sagot dyan will be, okay, this time 1,000 na. So, habang dinadagdagan ko ng 0 itong negative 2.001, tataas ng tataas yung value nitong negative 1 over 2 plus x approaching positive infinity. Okay? Okay, now it's your turn. So, tayo namang sagutan itong problem and just comment your answers.